Good morning mga kapatid. Ito ay patapon na, no? Ito yun. Ginawang ganito, lagayan ng bulaklak, tapos tinatapon na. So, ang gagawin ko, i-recycle ko. Ayan, tinanggal ko yung mga tape. Ay, kita nyo naman, may mga tape, no? Tinanggal ko, isa-isa ko. Ito na ang resulta. Ayan, colored paper. Ngayon, ang gagawin ko, pero matagal ko na rin itong ginagawa. Lahat ng may mga tinatapon dito is pinamimigay ko sa mga school supplies, no? Kasi nga, nagpalit ng mga gamit. So, ito naman ngayon, ito, yung ganito color paper. So, ginanito ko, tinanggal ko sa pagka-tape. Tapos ito yung naging resulta. Ibigay ko sa mga anak ko kasi magagamit nila ito sa school at magiging design sa kanilang mga notebook. So, sundan nyo ang sunod kong video para may pakita ko sa inyo kung paano nila ginamit itong mga patapon na to para gumanda ang kanilang pagsulat sa notebook at pagtikit. May design at pag pinresent nila kay teacher, maganda tingnan. So, yan. Ito, napakaganda, kapatid, no? Sayang naman na itatapon. So, dinampot ko sa basurahan. Kinalas-kalas ko. Ito yung panglas ko nakakalasin na inilagyan ng flower. So, ilalapat ko, palapatin ko. Mag-flat. At pagdala ko sa bahay, matutuwa ang mga anak ko dito. So, the best ang mag-recycle ng mga patapon na pwede pa namang gamitin, no? At matutuwa ang mga anak natin. So, huwag tayong magiging maksaya, no? At huwag tayong mag-isip na bababa yung ating kredibilidad dahil nagdadampo tayo ng mga basura. Hindi, no? So, kung alam natin mapakinabangan pa, damputin natin at i-recycle natin para iwas gastos, makakatipid tayo, no? At the same time, matutuwa mga anak natin at gaganda yung kanilang result sa pagdating sa mga project nila at pagdating sa presentation nila kay teacher. So, huwag tayong mag-aksaya, tipid sa panahon ngayon para naman makasave tayo ng konti. At pag nasave natin ng konti yung igagastos natin sa anumang mga paggagastusan, yun malaking tulong if in case na may emergency sa bahay natin at kailangan natin ng pera, so may madutuko tayo. So, yun yung the best, no? Magtipid, mag-save. At ang sabi nga nila, ang pera din nasa basura, pero hindi ko naman to ibibinta, no? Re-recycle ko lang to para gamitin ng aking mga anak. So, maraming salamat. Keep safe and God bless us. Thank you.